Yes, Your Honor. Mr. Chair, sa list po ninyo, alin ang pinaka-frequent? Ano yung pinaka-madalas? No? Yung 43, anong yun? Anong case yun? Kidnapping for ransom and the Anti-Human Trafficking in Persons, Your Honor. Anti-Human Trafficking in Persons Act. So, mostly po, may mga kababaihan dyan. So, ilan po yung total ng mga biktima ng sex trafficking batay sa raid ninyo sa 152 cases lang, Mr. Chair? I don't have the further breakdown, Your Honor, but we will check and we will submit this list, Your Honor. Thank you. Is it 100? 1,000? Gano po karami? Tulad po ng nabanggit po namin, wala po kaming breakdown ng cases when we talk about sexual violence. But we will just check, Your Honor, and we will submit you the data. So, Mr. Chair, kailangan natin nung breakdown nito kasi yung gravity, no, ng ginagawa, lalong-lalo na kung human trafficking ang mga cases nito, sex trafficking ang mga cases nito, kailangan malaman po natin yun. Kasi yun yung sinasabi natin na ang tindi talaga ng social cost sa atin nitong POGO, no? Now, I would like to ask, meron bang mga kinasuhan na particular sa sex trafficking? At ano na ang mga status nito, Mr. Chair? As I have mentioned, Your Honor, we do not have the specific status of cases, but if you would allow us to submit this later on, we will just check with the Directorate for Investigation, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, as simple as bilang ang tinatanong natin. Ngayon, hindi ba po ako nagtatanong, Mr. Chair, kung ano na ang ginagawa after ng POGO raids? Kasi definitely, kailangan po niyan ng processing sa trauma, lalo na ng mga kababaihan. Now, what is the authorities doing right now para doon sa mga, lalo na dito sa 152 cases na sinasabi ninyo, may psychological relief pa sila? Anong mga legal measures ang ginagawa ngayon para sila ay matulungan? Lalong-lalo na yung mga kababaihan na may mga cases ng ganito. Kasi alam nyo naman po yun, hindi biro ang mga cases ng rape, sex trafficking, human trafficking, torture, etc. Ano na po ang measures na ginagawa ngayon kaugnay dyan? Hindi po pwedeng magsabi lang tayo na no, i-ban natin, kundi kailangan i-secure din natin yung safety at saka yung pangangailangan ng mga victims na ito, Mr. Chair. Ano po yung program ngayon na ginagawa, specific ng government, para doon sa mga biktima, lalong-lalo na ng sex trafficking, human trafficking, etc., no? Masasabi niyo po ba sa akin kung ilan ang may kaso ngayon on sex trafficking dyan? Your Honors, we can only speak for the law enforcement. But as to the programs that you were mentioning, normally when we talk about raids, it is a joint or composite operations, and normally we have the Women's and Children Protection Center that are included in the units, and they believe they have all the necessary measures with respect to coordination to the appropriate agencies, Your Honor. Thank you. Please, Mr. Chair, pa-submit na lang yan. Last question. Yes, Mr. Chair, pa-submit po tayo dahil sa law enforcement, sila naman yon. Pero Mr. Chair, sana masagot ako. Ano yung mga programa ngayon na ginagawa para doon sa mga ni-raid na POGO, tapos may mga kababaihan na involved? Ano na ang programa ng gobyerno dito, Mr. Chair? That's the last of my question, Mr. Chair. Okay. Ano na ang programs na ginagawa para dito? Well, to whom the question was addressed, Congresswoman Rosas? Mr. Chair, nandito naman ang NBI, PNP, PAGCOR. Siguro, masasagot nila tayo. Sino pa ba ang involved dito? Well, I believe that there was a task force created for this purpose.
to address the concerns related to the criminalities inside a POGO hub. And I believe the Philippine National Police and the members of the task force will be asked by the committee later on to submit their plans of action with respect to addressing the criminalities related to POGO, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Kasi yung post-trauma, importante natin na-address yan eh. At the same time, nagkakaroon ng tuloy-tuloy or continuing yung mga POGO raids, di dumadami yung mga victims mo. Kailangan meron ka talagang program para doon. At kung law enforcement lang ang gagawin, it will not be enough, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much, Congresswoman Brosas. Before we proceed, let me acknowledge members who have attended this committee hearing, Honorable Dean Asistio, Honorable Howard Ginto, Honorable Janet Garin, Honorable Ernesto Junicio, Honorable Jude Asidre. Welcome to the committee. And Honorable Joboy Aquino. The next to interpolate is Congressman George Patrol Bustos. You are recognized. You have 5 minutes. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Maya babak po. Mr. Chair, allow me first to commend our law enforcers, particularly the PNP, NBI PDEA, and most especially PAOK. Before I go further, I would like also to commend our chairpersons for their dedication and leading the four committees that led to the creation of the Quad Committee. Of course, we know that they are all seasoned legislators, all under the leadership of the Speaker of the People, Speaker Martin Romualdez, and ably assisted by our Senior Deputy Speaker, Congressman Don Gonzalez, the pride of Pampanga. Mr. Speaker, since we are having this public hearing, the advantage of this is to fully involve the people. As what the father of modern British policing, wherein he said that the police are the public and the public are the police. Of course, in a public hearing, we are also expecting that a possible walk-in witness, we can have a possible walk-in witness. So, Mr. Chair, kung walang ganon, I suggest probably the committee, Quad Committee, could set up a dedicated phone number para pwedeng tumawag yung possibly mga witnesses dito sa mga kinukonsider natin dito sa Quadcom. Sa POGO man yan, sa extrajudicial killing, and sa illegal drug trade and corruption. Kasi baka mamaya, mga ibang kababayan natin takot dumiretso sa PNP. Kung kaya pa natin yon. Mr. Chair, I would like also to suggest that we request, since this is the first meeting for the Quadcom, that we request the recent and updated crime statistics related dito sa mga dinidinig natin ngayon. And if I may suggest for the PNP, before I go to my questions, baka po pwede tayong maglagay na mga monitoring team sa mga scam hubs and POGO hubs, no? Kasi ang akala ko po, doon sa zona ng presidente, susundan ko itong sinasabi ni Congressman Marcoleta, sabi niya po, effective immediately. Kaya papunta po ako sa mga tanong ko sa PAGCOR. Ma'am, papunta po ako sa iyo. So, sa PNP po, I'm suggesting na to seriously consider magkaroon tayo ng tracker and monitoring team na magmo-monitor po dito sa mga scam hubs and POGO hubs. At sa intelligence community, para sa counterintelligence, dahil po doon sa mga pag-secure na mga sa late registration, no, PSA, para makita natin kung sino yung mga gumagawa ng kalokohan dyan. Mr. Chair, I now have a few questions for PAGCOR. Ma'am,
what did PAGCOR do? No? Anong ginawa niya as soon as you heard the pronouncement of President about banning of POGO? Gusto ko lang po maging klaro eh. Kinabukasan, ano po bang ginawa niyo? Ano pong ginawa ng PAGCOR? Gaya po ng nabanggit ko po kanina, nagpadala po kami ng notices po sa aming mga licensees. Ililiwanagin ko lang po, no? Gaya po ng nasabi ni Congressman Mark Coletta kanina, ang sinabi po ng Pangulo ay effective immediately, all POGOs are banned. However po, kasunod po ng statement na ito, sinabi po ng Pangulo na I hereby instruct PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporations, to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. So yun po yung sinusunod namin po ngayon na panuntunan. So nag-issue po kami ng notice sa aming mga licensees na hindi na po effective immediately, ban na po ang POGOs at binibigyan na lamang po sila hanggang end of December 31, 2024 para unti-unti na pong paliitin yung kanilang mga operations at by December 31, 2024, huling araw na po ito na pwede silang makapag-operate. Narinig ko po yun. PAGCOR po ba, ito po yung kasunod, PAGCOR po ba ang nag-suggest sa Pangulo na hanggang May 31? At ano po yung mga kadahilanan bakit kailangan po natin extend ng napakatagal hanggang May 31 samantalang alam naman po natin that the gains of POGO is outweighed by the social cost? Yung mga naunang nagtanong po, sinabi na yan. Ano po ba yung mga kadahilanan?